Ulan. Ulan lang yan. Ulan lang yan. I mean, ambon lang pala. And wag na sana lumakas. Lalim dun. Butas kasi dito eh. Dito ako. Yawn. Alright. Okay. C6. And mag-u-turn tayo dun kasi puno tayo sa tropa. I mean, sa trupa. May trupa ko ace. Siyempre, pag trupa na kaya Yamaha, eh trupa yan. Tulad ni Idol Moto Deki. Come on, bigat ng hangin. Partida, bago pang gilid ko. Eh, lakas ng hangin, sobra. May bagyo yata dun. Yeah. Pero, sige, try natin. May gagawin lang ako favor kasi first time to. Meron siyang brand new na Aerox. Hindi man yung Aerox S, pero okay na yun. Aerox pa rin yun. True pa nga, naka-Aerox standard lang eh. Bigit ng hangin, hindi kaya lampasan yung 80. Kayo, bago yung clutch ko, pati yung belt, pati pulley. Hindi man bago, bagong linis lang pala. Hindi naman malambot yung gulong. Siguro, bigat lang talaga yung hangin, yung air drag. Wala na eh, pigam-pigaan eh. Wala, bagal. Yeah, ibagyo nga yata dun. Woo, miss ko lumabas ng bahay. Ngayon lang kasi nakabiyahe ulit eh. Grabe yung hangin ah. Checkpoint. Pero lusot. Oh yeah. Ay, nakakamiss. Scooter, boomer banking. Saan ka pa? Hindi, joke lang. Huwag nyo gayahin yun ha. Delikado yun. Woo, yeah. Kala mong baba, no? Hindi pa dihigata ng todo. Ay, basa. Okay, tama na. Hanggang doon lang yung banking-bankingan. Woo! So, ride at your own risk. Huwag mangote. Huwag mangamote, ha. Ingat lagi. And, siguraduhin yung kaya nyo. Alam nyo ginagawa nyo. And alam nyo yung consequences doon. Huwag lang kayo mandamay ng ibang rider. Safety first. Defensive driving. Okay? And back to topic. Alright. Ayun. Bukas na yung gate. Salamat pare. Kaabang na. Yun oh.
Hi Roxy. Yan. So, ayan. Roxy, bagong bili. Halata naman ang bagong bili, di ba? Magkano kasi nito? Magkano kasi? 108. Pero motor 3. Sige. Ngayon, simulan natin. Change oil. Say lang is. Sorry, bilib. Eh, ayan. Yun. Saan na yun? Kita ba? Ayan. Yan yung babaklasin natin. Size 17. Mas maganda magbaklas dito kasi andyan yung oil filter. So, ito yung tinatawag nilang bolt B plug. I mean, oil drain plug. Yung A, nasa kabila lang. Pero mas maganda pag dyan tinatanggal. Dalawang klase yun. Okay. So, ayan na nga. Sana ba? Sana. Yun. Tada. 17. Counterclockwise. Taba. Counterclockwise. Kailangan. Baliktad. Push. Para counterclockwise. Mahigpit to at start. Kasi, first time. Virgin ba? And ayaw. Yung tanggal din. And reminder, ingatan nyo to kasi cast iron lang ito. Ito yung naging issue ng Kiwi Pesaro ko dati. So nabilog ko siya and matagal magpa-order ulit. So ingatan nyo na huwag mabilog ito, ha? Yun. Pwede pa yung oil eh. Oil na galing kasa. Drain nyo lang, tapos maghintay kayo ng ilang minuto. Yung iba 30 minutes, yung iba isang oras, pero ito pwede na ito kahit saglit lang. Drain din naman yan. Pero sana mas maganda kung merong kayong compressor. Yun talaga, tulak lahat ng lumang langis palabas. Eh, labas natin yan. Alright, yung oil filter po yan. Ingatan nyo din yung oil filter na hindi madurog kasi sensitive yan. Pero meron naman si Yamaha ang parts readily available. Yan, tumuturo na lang. Okay. And so, ayun, since walang compressor, tagilid-tagilid muna ng mundo. Okay, so kukunin natin yung filter. Uy, magpakuha ka. Ito yun na, sana. Ah, yung takip muna. Ilinisan natin yung mga yan. Ayun, nasaan yung spring? Ito, dahan-dahan sa pagkuha nito. Madurog. Huwag niyong durugin. Ayan, yun. So, ba't ating kinuha to? Pupunasan natin yung mga yan. Ayan. Mag-focus ko dyan. Yun. Ayan na. Malinis. Para malinis. Actually, ayan na. Pwede pa yung oil. Kasi nakikita nyo, ginto pa siya. Hindi siya yung itim na dark brown. Basta, alam nyo na pag madumi talaga yung oil. Pero since galing kasa yung oil, kailangan palitan. Diyan ka muna. Ito muna. So sa inyo guys, maraming klaseng
At maraming paraan kung paano linisan. Punasan to sa aerosabunan nyo, paliguan nyo ng gas, punasan. Gagawin ko, syempre, punasan lang. Brand new eh. Hindi naman siya nagamit ng or hindi naman nalaspag ng ilang kilometro. Punas lang, pwede na. Ah, diba? Pwede nang hawakan ka agad. Bagong bago yung spring ah. Ito, check nyo. Kahit galing kasa yan, check nyo pa rin kung may mga debris. Kung wala, punas. Alright. Samahan yung takip. Siyempre, kailangan nyo muna isuli yung takip bago nyo lagyan na ulit nyo lang yung motor, no? Tapon lang ulit yung motor oil nyo. Make sure malinis. Ano yun? Ah, durog lang na. No? Okay. Ayan, linis na. Alright. Huwag nyo rin kakalimutan na punasan to, ha? Ito. Linisan nyo rin yan. So, tanggalin mo natin to. And, ating punasan. Ito na. Parang iba na yun, bakit rin, ha? May dinudukan mo dyan, pre, ha? Okay na ba? Meron pa. Sana. Ano, linis ng ilalim, hindi nagagamit to. Siyempre, bagong bili. Yan, pwede na yan. Bale, ang pagbalik is nakakito siya sa loob. Ganyan. Tapos ito. Yan ang form niya. Pagkabalik. So, balik natin. At itulak nyo lang, ikot dahan-dahan. Magpit na, yun na yun. Medyo kapaka-paka. Bago lang. There we go. Alright. Change on in. So, ang susi dito, huwag nyo masyado higpitan kasi ang nangyari sa akin dati, hinigpitan ko ng todo, hindi ko na maalis. Kasi ang cast iron, since may spring naman, hindi nyo kailangan masyado higpitan. Yung tama higpit lang, pag ayaw na umikot, dagdag kayo ng onte or, yan, katalo nyan. Yan, ayaw na umikot, huwag nyo na pwersahin. Mga siguro, onti lang. Yan, ganyan lang. Or isa pa. Kasi, hindi nyo na maalis yan. Katulad ng nangyari sa akin dati, bumilog yung ganito ko. So, nagpo-order pa ako. Pero, dun yun sa pesaro ko. Yan. Yan. Yan sa motor na yan. Nahirapan ako dyan. So, ito na. Yan. Ay lang. Layo pala. Dito natin sasaksak yung oil. Ito. Sana yan. Ay, baligtad. Yan. So, nakalagay dito, 1 liter, ang gagamitin nyo lang is 900. So, mga banda dito, gitna. Ay, sorry, ito pala. Banda dito, gitna. Ito, 1,000 ml. So, hanggang dito lang, okay? Yan. Uy, luwag nito. Daling kamay. Alright. Pabunas pala. Ito. Nandito, dito na. Okay na, okay na. Ayan na, nakalagay dito. Nakalagay naman na pala dito. 900 cubic centimeters. Ayan. May kanya-kanyang embudo. So, ang embudo natin ngayon is ganito lang. DIY. Ay, mas madali po. Ayan. Laging tatandaan, 900 ml.
buksan ko lang ha. Hindi ko pala bukas to. At kaya hindi na lang gumawa si Yamaha ng 900ml na sakto talaga. Pinahirapan pa yung mga consumers. Well, comment nyo na lang. Just leave some comments on the comment section below. Or mention nyo si Yamaha. Uy, ganda. Azul. Fully synthetic to. Ganda, ganda. Pero marami. Unti-unti lang. Baka tumapon eh. Tumapon ba? Hindi ka naman. So, lagi 900. Huwag sagari ng 1,000. Mag-overflow. Make sure malinis din ito bago ihisole. Alright. Huwag masyado higpitan. Plastic lang ito. Huwag i-overtight. Huwag din naman yung maluwag lang malalaglag siya. So, tamang sige. Pag ayaw na umikot, dagdagan nyo lang ng onting pwersa. Yun, masigip na. And hello. Oh, ha. Digital. Under ba? Pala na. Kailangan naka-break. Smooth. One click lang yun, ha. Ngayon, makikita niya pa. Kita ba? Hindi kita. Basta, ma-vibrate pa siya kasi, syempre, break-in period. 228 pa lang itinatakbo. So, pag nag-break-in na yan, wala na yung vibration na yan masyado. Malakas ng vibrate to. Break-in period pa. Pero pag na-break-in na, okay na. Alright. Maraming salamat pala kay Ace. Ayan, kumpare ko. Ayan ah. Meron siyang sariling YouTube channel, MAIM TV. Subscribe kayo dyan. Yung link nasa baba. Ayan yung Aerox niya. Alright.
Alright. Aerox 155. Okay. Ganda torque nito, ha? Okay. Oh yes, baby. Tamang test drive lang. Siyempre, bagong change oil. Komportable nga guys, komportable. Pero, six-footer ako. Ayun o, kita nyo space dito. Maliit nga sa akin yung Aerox. Pero maganda yung takbo nya. Ayan, yung 4-valve. Alright. Ganda nito ha. Lubak. Okay, pasig talaga o. Okay. Medyo nakatakot siya andalin kasi ewan ko, parang naliliitan na ako sa kanya pero wala na yun. So siguro hanggang dito na lang yung vlog. Iikot-ikot ko lang to, first impressions, pero para sa akin I'm a 6-footer, 6-0 po height ko, and for me maliit si Aerox 155. Pero komportable, okay siya, okay. Nga lang, siguro pag long ride, mga ngawit-ngawit na to kasi hindi masyado stretch yung legs ko. So, balik lang ako dito. Alright, okay yung torque nya. Siyempre, brand new eh. And wag masyado kasi hindi pa na break in. So, hanggang dito lang siguro guys. Please don't forget to like, share, and subscribe. And kung meron kayo nagustuhan, hindi nagustuhan, just leave it in the comment section below. And by the way, we have DGR 2020 coming in this September 27. Link is in the description below. Please support DGR 2020. Solo ride tayo ngayon this year, okay? So, gagamitin ko ang classic scooter ko. So, yun na nga. Okay. Well, this is Bakiran signing out. See you on the next vlog. Babush.